Kumusta ho kayo mga kabayan? Welcome back sa aking channel, Reg TV. At kung hindi pa nagagawa, please subscribe, like at mag-comment. So yan. And reaction time na naman tayo mga kababayan. Ano, alam naman, election season. So hindi tayo titigil. Yan. So, eto ngayon ang mga eksena ng mga dilawan. Yan. Okay. So, alam naman natin, ano, parang bukas na yata, ano, yung anniversary ng yellow at saka oligarch EDSA revolution. Okay, bukas na yan yung mga oligarch EDSA revolution. So, ang eksena nila ngayon, of course, ibibida nila yan. Okay, sasamantalay nila ang pagkakataon na eleksyon. At tingin nila eh may kapangyarihan pa. So meron tayong dalawang topic ngayon, ano, ito isang EDSA and then mamaya pakita ko sa inyo yung pangalawa. Yan. And then meron ako isisingit pang isa. So yan. So sabi na itong balita ng Rappler. Alam natin itong Rappler, no? Anti-Marcos to. Vote for a leader who will uphold EDSA spirit. CBCP president tells voters. So iboto daw mga kababayan ang magiging presidente na may pakialam, ano, at ipagpapatuloy, ano, ang EDSA spirit. Yo. Sabi yan ng CBCP. Okay, tingnan natin itong balita, no? Uy. Ano to? Akbayan Youth. Yan. Yan mga kolokoy, oh. Mga ayaw sa ROTC. Ang tapang-tapang sa China, ROTC lang hindi magawa. Sa Manila, Philippines, the President of Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, advised Christians to vote only for a leader who valued the spirit of 1986. EDSA uprising. Lokohan mo, sino to? Ayun pala. It's a message from Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Yeah. As the Philippines is set to commemorate on Friday, yeah, 25th nga, no? 36th anniversary of People's Movement to end that ended the 14-year martial rule of former President FEM. Okay. So, alalahanin daw natin mga kababayan, yung oligarch revolution. Yan. American at oligarch revolution. Yan. So, hindi nyo na ako yung maluloko dyan, father. Ha? Na kayong mga dilawan, kayong mga komunista. Okay. Alam na ho namin yung mga eksena ninyo. Alam na ho namin. Exposed na kayo. EDSA? Well, you represented me? Itong EDSA? You represented the people from Mindanao? Visayas? The whole Luzon? Ilan lang kayo dyan? Sa Metro Manila noon? Nagkagulo kayo dyan? Wala pa ka, 1 million daw yan eh. 100,000 lang. Mga bayad pa. Oh. EDSA spirit is dead. Okay, nobody cares about the EDSA revolution anymore. Itatak na nyo sa ulo ninyo mga dilawan at mga komunista. Okay, we don't care about it. It's a forgotten event. Ano, pinagsisihan na yan ng mga maraming tao. Pinagsisihan na yan. After what? After EDSA, anong nangyari? Mas lalong nalugmok ang Pilipinas. Naghari ang mga negosyante, ang mga oligarko, yumaman na yumaman. Ang mga Amerikano, nakuha nila yung gusto nila. Nakapag-base ulit sila dito. Oh, buti na pinalayas ni Miriam. A good Christian will vote for someone who will continue. Good Christian daw. E
ito pala yun, si Father. Okay. Good Christian. Okay, as if puro Christian lang ang nalilis Pilipinas, Father. Okay. As if it's you are a good Christian, Father. Is open for criticism? Hindi kayo yon. Hindi kayo open sa criticism. Will protect the country's territories? Hindi rin kayo yon. Kasi naagaw yung di ba nakapagpatayo sa Scarborough Shoal. Hindi rin kayo yon, Father. Will fight corruption. Okay. Corruption, Pinoy. Dap, pidap. Yolanda Fund. Okay. Let's go on. We'll respect women. Okay. We'll respect women. Talaga? Si Dilima? Na nangaagaw ng asawa? Ah, respect women? Oh, we'll genuinely push for peace talks. No! No peace talks, Father. Ayan ang sinasabi natin dito, Father. Ano? The communist terrorist group. Ayan na ang bansag na sa kanila. Kalaban na sila ng gobyerno, kalaban na sila ng tao. There's no peace talks. Ah, Father? Munista ka, no? Determined daily fight of illegal gambling and drug trade, illegal logging. Well, ayun naman ginawa ni Duterte, di ba? Illegal drug trade, illegal logging, illegal mining. Di ba? Nilabanan niya ng Pangulo Duterte. At hindi rin gusto yan ni Bongbong Marcos. Will inspire the youth to dream not only for themselves, but all for families and the country. Well, na-inspire na youth ngayon. At kung mapapansin mo, Father, sa mga ano ni Bongbong, marami yung youth sa mga caravan ni Bongbong, marami yung youth na nakikisa. Kasi inspired sila, ano, sa real change. Yan. Kahit sa caravan, nakita mo yung mga batang paslit, maliliit, di ba? Alam na nila kung sino iboboto nila at early age. Okay? At sa mga caravan din, mga sumasalubong sa kanya, kumakaway, mga bata rin. Okay? Kayo lang mga taga-university, yung mga, ano, ilan lang kayo, ilan libo lang kayo, kakaunti kayo. Okay. So, can acknowledge his or her mistake. Hindi kayo yon. Hindi kayo yon, Father. Lenny never acknowledge a mistake. Never. Mali na, ipapalusot pa. Oh. It's decent. Yun. Decent. Yes. Decent. Nangaagaw ng asawa. Diba? Si Dilima, disente. Si Gordon, 89 million, hindi pa binabalik. Intusan na ng Korte Suprema, disente. Yun, sinasabi natin. Yung shabu, niluluto sa Bilibid, disente. Ah, Father. At yung mga tagasunod mo, sinasaktan si Bongbong Marcos, binabato ng flyers, disente. Okay. Father, ha? Namumuro ka na, bibingo ka, sige. Kasi si CPBB did not name names. Ulul. Alam namin kung sinong ano nyo, yung tatamaanin nyo. Oh, ito si Archbishop Hippocrates Villegas. Yan. Binibida yan. Wala na yan. So, ang gusto ng mga kaparean at ang mga Padre Damaso, ano, ay bumoto tayo sa mga dilawan. That's it. Well, Father, hindi kayo boboto sa inyo. Ayaw namin sa inyo. Ayaw namin sa inyo. Sa kandidato nyo, Lenny Robredo, ayaw namin sa inyo. Plain and simple. Okay? And I don't believe na makakabalik pa kayo. Okay ba? Humihina na ba ang ano nyo? Collection ninyo, Father? Kailangan na kayong maghari uli para malakas ang collection? Ewan natin. Nagtatanong lang ho. So, yan ang ating utang topic, mga babayan, ng mga Padre Damaso. Ay kumukuda ang EDSA spirit daw ay paratilihin. Ayan, kung sino magiging presidente. Utot. Okay, dako tayo din sa pangalawang reaction natin. Alam na natin to, si Winnie Munsod, isa sa mga I heard dilawan, matandang dilawan, mamamatay na dilawan. Ano, should we allow the late dictator's son to be president? I think, Winnie Munsod, you're asking the wrong question. You should ask us, majority, if we allow you to come back to power. That's the question.
Kapag ba kami na maghari uli kayo mga dilawan, ha, ng mga nakinabang ng malaki? Ngayon ang tanong, Munsod. Ha? Ngayon ang tanong. Hindi yung papayagan ba si Bongbong Marcos na ano? Are we going to allow Bongbong Marcos? Hindi yun ang tanong. Ang tanong, papayag ba kami na bumalik kayo? That's the question. Wala kayong bilang, Munsod. Ano pinagsasabi mo? Ayun, yung mga dilawan, nag-conference, nag-usap-usap, mga para mga tanga. Ito, mga taga-Ateneo. O yan. EDSA on my mind. Okay. Edlinga. Okay. Eh, huwag natin basahin ito. Okay. So, puro kasinungalingan lang naman itong mga ito. Okay, Munsod. Kami tanongin mo kung papayag ba kami na bumalik kayo. Okay. Our answer is no. Never. Okay. Wala kami na pala sa inyo for the past 36 freaking years. Wala kami na pala sa inyo. Naghirap lang kami, tas kayo yumaman. Kayo yung nagpasasa. Kasama ng mga kasamahan yung oligarko at Amerikano. Yun. And I don't think you will be back in power for the next couple of 100 years siguro. Hindi namin kayo papabalikin, Winnie Munsod. Hindi na. Wala na eh. Tumatala pa ba yung narrative nyo? Hindi na. Oh, patunay niya. Nanalo si Duterte. Patunay niya. Yung survey ngayon. Malakas si Bongbong. Mahal na mahal ng taong bahay si Bongbong Marcos. Oh, at kayo, wala na. Oh, wala na. Oh, wala na kayong political capital. Naubos na. Bakit? Eh, niloko nyo yung tao eh. Yun lang yun. Pinagluloko nyo yung tao. Sabihin nyo, demokrasya, demokrasya. Ay pala, demokrasya ng mga oligarko na may pakinabang kayo. Kayo mismo, nakinabang kayo. No, Munsod. Okay? Nananaginip ka. Kayo mga nag-usap-usap dito, mga nananaginip kayo. Okay, ang tanong, papayag ba kami na pabalikin kayo? The answer is big no. Yan. Balita to ng Crappler. Hindi na. Pinaglolo ko nyo ang taong bahay eh. Hindi na kami, ano, ututo. Hindi na lang mga nauuto ninyo. Sige. Sige na lang ang lokohin. Sige na lang. Huwag kami. Okay, and then ito pang huli nating reaction, mga kabayan, ngayon. Ex-Aquino Health Chief backs BBM Sara Uni Team. Yun. Ako, duda ako dito. Pero tingnan natin, no? Ano naman natin kung anong atraso nitong si Garin. Sa kanyang denvac siya kasama ni PS Aquino. Yan. So apparently, according na din sa balita ng Manila Times ni Catherine Valente, yan. Siya pala, si Garin pala, no, nationalista. And then yung asawa niya is lakas. So most likely, susuporta ka talaga. Okay, susuporta ka talaga sa BBM, Sara. Eh, mister mo pala eh, ano eh. National, ano, lakas, CMD. Kapartido ni Sara. So, susuporta ka talaga. And then ikaw, nationalista, which is partido naman ni Villar, at dating partido ni Bongbong, at kaalyado ni ng mga Marcos. Wala kang magagawa kundi sumuporta. Okay? Pero, huwag na huwag mong gagamitin si Bongbong Marcos. Garin. Okay? Huwag nang gagamitin si Bongbong Marcos para ikaw eh maligtas kung anong kaso ang pwede mong kaharapin. Ano? Dahil sa dingbak siya. Totohanan. Baka ginagawa mo lang yan para makaligtas ka sa kaso. Well, harapin mo pa rin yung kaso mo. Ayun. So dito ako na medyo nainis. Kasi inis na inis ako dito eh sa taon to.
Pero ang daming batang namatay dahil sa dingbak siya, as per PAW. Itong kapabayaan, itong ginawa tayong guinea pig, ano? Nang kung sino gumawa niyan. Ginawa ang guinea pig ang mga bata natin dito sa Pilipinas. Ang dami namatay. Tapos ikaw, diba? Maligtas ka sa kaso? Ewan natin. Okay. So yun lang mga kababayan, ako duda lang ako dito, no. Then kanina, of course, nasa Iloilo ang ating Bongbong Marcos at pinagkaguluhan na naman sa Iloilo, mga kababayan. Ang daming tao, popost ako ng video, ano, nung ang daming tao. Ano, hindi ko lang alam kung saan yung lugar, nalimutan ko, no, pero ang daming tao sa Iloilo. At napanood ko rin sa mga vloggers, ano, si Drilon. Present. So, ano yung ginagawa ng Drilon doon? Anong ginagawa ng isang big time dilawan? Nanonood ba siya? Di natin alam. Nag-i-espia ba siya? Di natin alam. Siya ba eh babalingbing? Di natin alam. Okay, ba't isa lang ang sigurado doon? Nandun siya. Tangkita. Si Boy Tulog. So yun, ilang ating mga reaction mga kababayan. Ala, ito yung EDSA, ito gagamitin nila bukas. Full force sila dyan bukas sigurado. But then again, wala nang talab eh, ano, wala nang traction to. It's long gone. Ano, kayo mga dilawan, it's long gone. Ano, people forget EDSA. Ano, people will forget EDSA. Hindi na namin naalalahanin yan. Ano, probably for the next couple of years, wala na yung EDSA. Mabubura na yung EDSA na yan. Ayan ay revolusyon ng mga oligarko at mga Amerikano at saka mga oportunistang politikong kagaya ninyo mga dilawan. Yun lang yan. You only serve the Americans and the oligarchs. So, F off. Yan doon lang magmura dito. Yeah. So, kukontent natin bukas yan. Pagtatawa na natin. Yun, if you did like the video guys, comment, subscribe. Yan, baka natin bukas to. And this has been Reg TV. Keep safe, God bless, and peace.